Ang pagbaril kay Andres Bonifacio. Maraming lumalabas na kwento kung papaano pinatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. May mga nagsasabing hindi naman daw binaril ang magkapatid, kundi pinatay daw ng taga. May nagsabi pa na pinaghati-hati ang katawan ni Andres. Ang mga ganitong gawa-gawang salaysay ay sumisira sa dapat na tunguhin ng ating kasaysayan. Ang hubugin ang pagiging makabayan ng sambayanan at nilalapastangan ang alaala ng ilan nating itinuturing na mga bayani. Walang idudulot itong mabuti para sa atin, kundi lalo pang ginagatungan ng apoy na nagpapakulo sa usap-usapan ng pagkamatay ng magkapatid na Bonifacio, lalo na't dito'y isinasangkot pa ang bayaning lumansag sa kapangyarihan ng mga Kastila na nagbigay ng ating watawat at pambansang awit at nagtayo ng unang Republikang Pilipino, si Don Señor Emilio Aguinaldo. Ang matibay na basihan ng tunay na kaganapan ng mga pangyayari sa pagkamatay ng magkapatid ay ang salaysay ni Ginoong Lazaro Macapagal na inilahad niya kay Ginoong Jose P. Santos sa isang mahabang sulat na may petsang June 27, 1929. Si Lazaro Macapagal, na nooy komandante sa hukbong Rebolusyonaryong Pilipino, ang napag-utusan ng Konseho de Guerra na magdala sa magkapatid sa lugar ng pinagbarilan, kasama ang apat na kawal. Siya at ang mga kawal ang tanging nakakaalam ng tunay na pangyayari, wala nang iba. Anumang ulat na hindi galing sa limang taong ito ay hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Si Santos ay nasali lamang sa usap-usapan dahil siya noon ay sumulat ng isang aklat na ang pamagat ay Andres Bonifacio at ang Himagsikan. Kinakailangan niyang isama sa sinusulat na aklat ang tunay na salaysay sa nangyaring pagbaril sa magkapatid, kung kaya't hiniling niya kay Macapagal na isalaysay ang mga pangyayari. Sumunod naman ang Macapagal, kaya nagkaroon ngayon ng isang kasulatan na siyang tanging patunay kung paano nga namatay ang magkapatid na Bonifacio, galing mismo sa isang saksi na nakakaalam ng tunay na mga pangyayari. Maaalala na naglabas ng indulto o patawad ang Pangulong Aguinaldo sa hatol na kamatayan ng Konseho de Guerra. Sa halip na ipabaril ang magkapatid ay ipatapon na lamang sa kaloob-loobang gubat ng Cavite. Ipinaalam sa magkapatid at pinirmahan ang kopya ng indulto ng abogado ni na Andres, at si Procopio ay pumirma din. Ngunit ang Andres ay hindi makapirma dahil sa tinamong sugat niya sa kamay. Kaya ang pagkaalam nilang magkapatid ay hindi sila ipababaril kundi ipatatapon lamang sa kagubatan. Noong sila ay nagpahinga sa paglalakad patungong bundok, hiniling ni Andres na buksan ni Macapagal ang sobreng nakapinid na naglalaman ng utos ng Konseho de Guerra upang anya ay malaman kung saang lugar sila iiwan o kanino ihahabilin. Nang basahin ni Macapagal ang sulat na nilalaman ng sobreng nakapinid, laking gulat ng magkapatid nang matanto nilang sila pala ay babarilin. Ayon sa salaysay ni Macapagal, inuna nila si Procopio, dinala sa loob ng gubat at doon binaril. At nang balikan nila si Andres na binabantayan ng dalawang kawal, ay nagmakaawa ang Andres at nang hindi niya mapakiusapan si Macapagal ay bigla itong tumakbo patungong kalooban ng gubat, kaya hinabol nila. Inabutan nila si Andres sa may tabi ng ilog at doon siya binaril. Inilibing ang bangkay ng magkapatid sa di kalalimang hukay dahil bayoneta lamang ang kanilang ginamit na panghukay at saka pinatungan ng mga sanga ng kahoy. Dagdag pa ni Macapagal, hindi raw niya makalimutan ang May 10, 1897 na siyang araw ng pagbaril sa magkapatid. Dahilan sa umatake ang mga Kastila sa bayan ng Maragondon ng araw na iyon. At katakot-takot ang labanan sa may pasyo at harap ng simbahan at siya'y nasugatan pa nga ng ligaw na bala. Sinabi ni Santos sa kanyang aklat na ayon sa salaysay ni General Pio del Pilar,
na sinulat at nilagdaan noong 1929, ang magkapatid ay ginawaran ng indulto o patawad ni General Aguinaldo. Ngunit nang tanggapin ito ni General Noriel ay patay na ang magkapatid. Ang salaysay na ito ni General Pio del Pilar kay Ginoong Jose Santos ay taliwas sa tunay na pangyayari. Kung kaya't nang tanungin si Aguinaldo tungkol sa salaysay na ito ni General Pio del Pilar, sinagot niya na wala itong katotohanan at sumulat siya ng isang paliwanag noong March 22, 1948, kung saan sinasabi niyang ang indulto ay kanyang binawi dahilan sa nilapitan siya nina General del Pilar at General Noriel at namanhik na bawiin ang indulto para sa kapanatagan ng paghihimagsik at kaligtasan ng mga namumuno. Narito ang kaputol ng sulat ni Aguinaldo. At narito naman ang buong sulat. Mahabang panahon na di naman napupuhunan at pinakikinabangan ang sari-saring pagtatalo sa pagkamatay ng ama ng Katipunan, Bayaning Andres Bonifacio, at sapagkat nabago at muling natamo natin ang kalayaan at kasarinlan ng ating naglahong Republika Pilipina, ay nagpapagunita na ako. Kahit alam kong hindi kaila sa madla na walang hiwagang maituturing sa pagkamatay ng Bayaning Andres Bonifacio. Maaari itong maging mahiwaga nga kung siya'y isinusulat at inilalarawan lamang ng mga maniniping mananalaysay. Ang mga kasulatang inilathala at iniingatan ni Ginoong Jose P. Santos ay siyang nagbigay ng tiyak na matuwid sa naging pasya ng hukumang digmang lumitis at humatol na barilin ang magkapatid na Bonifacio. Ang hatol ay matigas na pinagtibay ng mga punong kinauukulan at silang lahat ay nagkakaisa sa katumpakan ng gayong hatol. Subalit nang ilipat sa akin ang kasulatan at sa nais kong huwag madungisan ang pagkakaisa ng lahi sa paghihimagsik at sapagkat makapangyarihan ako noon ay pinasya kong baguhin ang gayong hatol at halinhan ko na lamang nang ipatapon sa malayong puok ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Ngayon, noong matanto at naparoonan ako agad ng dalawang miyembro ng Consejo de Guerra, General Mariano Noriel at General Pio del Pilar, at matawagan ang pansin ko na kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating pamahalaan sa paghihimagsik at kung ibig ninyong mabuhay pa tayo ay bawiin po ninyo ang inyong indulto sa magkapatid na iyon. Kaya nga ipinabawi ko at iniatas ko tuloy kay General Noriel na ipatupad ang inihatol ng Consejo de Guerra sa kanilang magkapatid. Ayon kay Artemio Ricarte, kasama sa mga nag-udyo kay Pangulong Aguinaldo na ipatupad ang hatol ng Consejo de Guerra ay sina Feliciano Hoxon, Antonio Montenegro, Teodoro Gonzales, Severino de las Alas, Baldomero Aguinaldo, Mariano Trias Closas at iba pang mga tagalalawigan ng Cavite. At ayon naman sa mananalaysay na si Teodoro Agoncillo, sina Clemente Jose Zulieta at Mamerto Natividad ang mga mahigpit na nagbunsod kay Aguinaldo na bawiin ang indulto at ipatupad ang hatol kamatayan ng Consejo de Guerra. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.